Hi guys, paakyat na kami guys, papunta sa aming baboyan guys, sa maliit namin na piggery farm guys. So, ayan, paakyat na kami guys. Nasa bundok kasi siya guys. Sobrang mataas ang ating aakyatin. Nasa ano kasi guys, nasa tuktok ng bundok. So guys, andito na tayo sa taas ng bundok guys. Yan. Malapit na tayo. Sa sini mo gibinlan? So, ang unahin natin guys is mag-prepare tayo ng pagkain ng inahing baboy guys. So, ito guys, dalawang nisin cup guys nito. Hindi natin masyadong pakainin kasi guys, mga buntis sila. Kasi mag-iinit ang kanilang tiyan. So, dalawa lang nito. Ayan, lagyan natin ng tubig. So, ayan guys, dalawang tabo guys. So, after 2 minutes, pwede na siyang pakain. So, ito guys, no? September 17, pwede na siya ang manganak guys. Ito yung last day niya. So, siya, 17. At yung namang isa guys, siya yung nauna, mga September 15. So, siya yung unang manganak guys. Susunod itong isa. So, share ko sa inyo kung paano siya, sila paamuhin guys. Kasi itong dalawa guys, super maldita to guys. So, ano sila? Mga maldita. Manghambak sila guys kung paligoan. Arin. Ayan guys, no? Paliguan na natin guys at ito yung gagawin natin kasi yung mga inahing baboy na masasunit at maldita. Kailangan guys, natin yung
Araw-araw paliguan din ang kinakailangan kasi sa hapon paliguan din natin. So dito sila guys kapag imasasang kanilang didi ito dito sila gumagaan guys ang kanilang pakiramdam. So ito mga nagutagunan guys dapat gumisuhin lang sila guys. So imasasang kanilang chan or didi niya guys yan. Para hindi na sila magsungi guys. Lambin lang kasi ang kailangan nito guys. Yan. Marami mga inang babog na mga maldita. Ito lang ang dapat gawin. Inasabunan din siya guys para mawala yung ano nila guys. Mas makilala kanila guys ito ang original paligo para alam nila na ano nila guys amo nila kaya di na sila magkinit guys kasi kilala ka na nila. So yan guys, tapos na yung dalawa. So, kailangan guys, i-massage yung nasa ilalim guys yung channela. At, pakiusapan din, so mag-story-storya mo para alam nila kung sino ang mas malapit kasi sa kanila. Once kasi guys, ang baboy na pinagpalo mo or sinisigawan mo, so alam na din nila guys na ganun yung disiplina sa kanila. So, yun, magagalit sila, guys. Para na din silang mga tao, guys. Yan. Kailangan talaga, guys, need nila na mataas yung pasensya, guys, sa mag-aalaga sa kanila. Kasi babawi din naman sila sa atin, guys, kung maganda ang ating pakikitungo sa kanila. So, yan, guys, no? Yung nasa kabila, guys, dito. So, na-harvest na to guys. Na-harvest na to mga patining kasi dito guys. So, na-harvest na yan guys. Bali siyam sila lahat dito. 5 at saka 4 dito guys. So, na-harvest na to guys. So, ano guys, ang nagmamayari nito guys ng mga patining is yung sister ng asawa ko guys. Sila guys yung namayari dito. So, yung nasa kabila naman guys, ayan. Ayan.
is tiyuhin ng asawa ko, guys. Iba-iba ang naman may-ari dito, guys, na mga baboy. So, ito lang, guys, kasi simula ka lang kasi namin. So, mga inahing baboy yung, ano ko, guys, nasimulan ko. Kasi, ang inahing baboy, hindi masyadong magastos. So, mag-antay ka lang ng 3 buwan. So, yung pakain na hindi masyadong mahal, hindi katulad ng mga patining na kailangan buwan-buwan, iminsin mo ang pagkain nila kasi kailangan mo na mas mabigat na timbang pagdating ng 3 buwan. So, itong inahing baboy, guys, mag-antay ka ng 3 buwan at 1 buwan para ma-dispose mo yung mga biit nila. So, ang kagandahan sa inahing baboy, guys, hindi masyadong magastos, hindi masyadong mahal ang kanilang pakain at lalong hindi masyadong ano, guys, mabigat sa trabaho. Kasi inahing baboy, hindi masyadong madumi. Ang patining kasi, guys, madumi yung mga patining. Kailangan mong paliguan. Kung kinakailangan 3 beses sa 1 araw yung patining. So, ito namang inahing baboy, kailangan mo din paliguan sa 3 beses sa 1 araw kasi, ano sila, guys, mainit yung katawan nila. So, hindi magastos sa tubig kasi isang balde lang pwede na sa kanila. Kasi hindi naman madumi ang kanilang ang kanilang kulungan. So, ayan. So, ito lahat andito yung nasa small na farm na aming pinayuan, guys. So, 3 ang nagmamaari nito. So, yung tiyuhin namin, kapatid at isa ako na, guys. Manok na Bisaya at saka Panabong. So, yan, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, guys, yung mga manok. Sabyanan ko to, guys. Yan. So, guys, sa next video natin, lilinisin ko dito, guys, yung mga damo. Yan, dito. At plano kong pagtataniman ng mga gulay. Yan, sa ating small na piggy farm. Yan. So, ayan, guys, no, i-update ko kayo, guys, sa next na puhon na pagmanganak ng ating inahing baboy. I-update ko kayo, guys. So, keep on watching, guys.